My wife and I sometimes think we give Korean language lessons. We prepare the really good start Korean language lesson. Korean words, for some words, sound like the gospel. So, halimbawa, Jesus. In Tagalog, pero in Korea, Yesu. Almost same, right? Jesus, Yesu. And I found out that when children say song to Mama Tanda, they always add po. Yeah. Korean words, when you say at the end, yo, it is for others. For example, two friends, sa kaibigan, we say, 사랑해. 사랑해 means I love you. In Tagalog, inibig kita. Huh? 사랑해. Pero, to parents, we say, 사랑해 요. In Tagalog, same, po. So, every time when you say yo, means respective words for older people. Sa kaibigan, we say, annyeong. Annyeong means hello. But to others, annyeong has a yo. Then, now let's say, you make this. Then, say one another, 사랑해요. 사랑해요. And here I would share message in Tagalog. It's not because I learned Tagalog well, but I found my translator, Google. I just made a script, then copy and paste. Only 1 second, it came out. I found out learning foreign language is very easy. Sobrang madali. And, sa Ninoy Aquino Airport, I'm a little nervous for processing going to Korea. Kasi kung mayroon problema, I have to postpone my departure. Will be delayed. I'm a little nervous if there's any issue. Then I found one passenger. He's arguing with the immigration officer. Then I get closer to him. I found out he's Japanese. Because I know how to recognize Japanese language. But something that made me surprised. Immigration officer spoke in English. Japanese speak Japanese, but they communicate very well. Oh, then sometimes shout. Oh, how? I saw between two of them, there's a smartphone with a Google translation. They speak to Google. Wow, it works fine. Now, technique is developed. Then, it is graduation season, and some people graduated. Then, kailan kaya magkakaroon ng turning point sa buhay ang mga tao? Oras na ba ng graduation, kasal, o magkaroon ng baby? People have a turning point, right? When you have a turning point.
to Koreans, I already shared the scripture in Korean language. Kailan nagkaroon ng pagbabago ang mga alagad ni Jesus? Ito ang panahon kung kailan nila nakita ang muling pagkabuhay ni Jesus. What about disciples of Jesus? And they saw the risen Lord, they have a turning point. Ganun din ang ginawa ni Paul. Apostle Paul, narinig niya ang feeding ni Jesus sa daan patungo sa Damascus in Syria. Pagkatapos siya ay naging isang apostol mula sa maninira ng simbahan. Dati, he would arrest the Christians. But after he met Jesus, he became apostle. Amazing turning point. Ang ating turning point ay pareho kapag tayo ay naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus at sa ating sariling muling pagkabuhay. Ang ating buhay ay nababago dahil ito ay kahulugan na nakikita natin ang liwanag na mas maliwanag kaysa sa araw. At na maaari tayong mabuhay ng walang oxygen. Ngunit kasama si Jesus, maaari tayong mabuhay ng walang pagkain. Ngunit ang mga salita ng Diyos. We Christians heard the gospel a lot about resurrection. But this is the word they knew by head, mind, but some are not sure of resurrection. But if a Christian is sure of our resurrection and Jesus' resurrection, we will have a great turning point. Because it is saying that we believe there's a more brighter light than sun. Maaari tayong mabuhay ng walang pagkain, ngunit ang mga salita ng Diyos. Ang aklat ng mga gawa ay nagpapakita kung paano nabago ang buhay ng mga disciples at kung paano kumulat ang gospel sa mga dulo ng mundo. Now, when you read the book of the book of Acts, it tells how disciples' life were changed, and how the gospel spread to the end of the world. Bago namatay si Kristo, sila ay magkasarili at puno ng mga ambition para sa matataas na position sa mundo. Ngunit pagkatapos makita ang muling nabuhay ng Panginoon, namuhay sila ng banal na buhay na puno ng pagmamahal at naalay ng kanilang buhay para kay Jesus. Before Jesus died, they just had interest. Lord, when you become king of Israel, give me high position. They are full of greed and ambition. But after they had seen the risen Lord, their life is totally changed. Sinunod nila ang pamumuhay ni Jesus at naramdaman ng mga tao sa paligid. Nakasama nila si Jesus. Ang lahat ng ito ay dahil ang mga disciples ay nagkatitiyak sa muling pagkabuhay at ang Holy Spirit ay sumasak kanila. In the book of Acts, when people in the world saw disciples, they think, oh, siya parang Jesus. I feel through them the words of Jesus, love of Jesus, power of Jesus, because they followed the lifestyle of Jesus. Chapter 8, in chapter 8 in the book of Acts, dahil sa mga pag-usik at ang mga tao sa Jerusalem ay nakakalat sa ibang mga lugar kaya ng
Judea at Samaria, ibinahagi din nila ang gospel doon. Ibinahagi ni Felipe ang gospel sa Samaria. In chapter 8, there's a persecution against Christians, right? And they scattered them. And we stay here, we will die. Then they scattered them. Then they showed the gospel. Philip, you know, even people in Samaria, he shared the gospel. Then we know that the Ethiopian eunuch in Africa person, he shared the gospel. Yeah. Then the next chapter, chapter 9:31 says, kaya ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging magpayapa at matatag at patuloy silang namuhay na may takot sa Panginoon at sa tulong ng Espiritu Santo ay lumago sila. This is the fulfillment of Acts 1:8. It's a memory verse that's but you will receive a power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the earth. People in Jerusalem, they heard the gospel, but through disciples to Samaria, Samaritans heard the gospel. Many of the Samaritans and regions of Judea. Now, the last place to do is to the end of the earth. At that time, they think the end of the earth is Spain. Spain. At ang chapter 10 ay nagsasabi na ang gospel ay ibinahagi kay Cornelius, European. Cornelius is at the time in Israel, pero European siya po. Siya ay unang European who believed in Jesus. Ito ay nakakagulat, amazing na pangyayari dahil sa oras na yon. Naniniwala sila na ang mga Gentile ay hindi maliligtas. Ngunit inanubayan ng Holy Spirit ang mga disciples ni Jesus at pinayagan sila may pangaral ang gospel sa kanila. Tulad na nakikita mo, ang gospel ay hindi para sa isang bansa o tiyak na lugar, ngunit para sa buong mundo. So, at the time they thought that salvation is only for Israelites, with the citizen of Israelites, not for other people. Gentiles are not qualified. But God's plan is different. No, salvation is for all people in the world, every nation, every language, every people. This is the plan of God. Nagplano ang Diyos na makita ng lahat ng tao ang liwanag ng gospel. Lahat ng tao ay nangangailangan ng gospel. Mayaman man o mahirap, may inaaralan na mataas o hindi, may sakit o malusog. Dahil walang makapagliligtas sa sarili mula sa tali ng mga kasalanan na kanyang nagawa. And all people are prisoned because of sins. There's no one who can save himself from sins. Only Jesus can do it. Hallelujah. Amen. People need the Lord. Kailangan. Bawat tao ni Jesus. Kailangan. Bawat tao ni Jesus. Pagkatapos ang Diyos ng pag-ibig ay nagpakita ng kanyang kailang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesus Kristo ang kanyang buktong na anak. Si Jesus na Diyos ay naparito sa lupa sa anyo ng tao at namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Ang bawat isa na naniwala kay Jesus at ang mensahe ng Diyos, ang kamatayan ni Jesus ay nagtala ng kabayaran ng kanyang mga kasalanan ay naligtas at naging mga anak ng Diyos. Kung
some people, you know, who are healthy, educated, rich, and who help other people, we just think of, do they need Jesus? Do they need Jesus? Maybe Simbana and Jesus are only for poor people or sick people or people with problems. No. Even they are rich and healthy, you know, and with a good character, they can't solve the matter of death. Because death originally came from sin. They are afraid of death. So, you know, because of sin, they are separated from God. Now alive, then they tried to reach God in other ways. Money, or mind in comfort, or anything. But these can't feel their emptiness. People who do not believe in God, they always have some emptiness. Only Jesus can salvate them. Especially the blood of Jesus. Especially the death of Jesus. Because who can, you know, pay for the penalty of our sins? Who? He should be sinless. Then, 만약 다 sinless, 사모님도 예수처럼 shy, just. Then he, you know, died for the penalty of our sins. So all people need the Jesus. Amen. Kaya dapat nating sabihin ang gospel sa mga tao. Natutunan natin kung paano ibahagi ang good news mula sa paraan kung paano sinabi ni Pedro ang gospel kay Cornelius. So Peter showed the gospel to Cornelius, the first European. Then let's learn how we evangelize to other people. Holy Spirit ay nagpakita sa kanilang dalawa sa pangitan, vision, at dalawa sa kanila ay sumunod lamang sa Espiritu. Kayo din dapat tayong maging handa na makinig sa tinig ng Espiritu habang kinaralao ng Espiritu ang iyong puso at nagbibigay ng pagnanais na mag-evangelism ng isang tao. Kailangan mo lamang itong sundin. O when you feel, I would invite my friend to church to Jesus, just follow it. Follow the direction of the Holy Spirit. Sa katotohanan, maaaring wala tayong direktang paglubay ng Espiritu sa pagtili ng tao para sa evangelism. Kung gayon, dapat tayong pumili ng sinuman habang kinagalaw ng Espiritu ang iyong puso. Sinabi ko sa iyo ang tatlong bagay para sa evangelism. Una, pag-ibig. Next up, panalangin at pagbibigay ng pagpapago sa pakikinig sa gospel. When you share gospel, we don't know who is the chosen one by God. When we don't know, just we share the gospel, anybody, when God move your heart. So for gospel sharing, we say, gospel is good when it is wrapped in love. Love, muna, and it's also spiritual better. Second, prayer. And third, we give a chance to listen to the words of God. I mean, inviting them to church. Para sa ilang mga kaso, kapag nag-imbita ka ng mga tao sa simbahan, hindi sila pumunta kaagad. Ngunit hanggat pinili siya ng Diyos sa balak araw, someday ay pupunta siya sa simbahan at kay Jesus. So, when you're
evangelism is not successful, don't be disappointed, God. Until you come here, you are helped by many people. We can't say one person is evangelized by isang evangelist. No. Many people worked, and he was, he has become believers through Holy Spirit. Ang iyong pakilos na ibahagi ang evangelism ay karapat-dapat pa rin kahit na hindi sila agad tumugon sa iyong paanyaya. Ang iyong ginagawa ay karapat-dapat. Dapat humugol ka ng oras sa text message, magbigay na kahit isang tubig, magluto ng pagkain, o nakahanda ng drama din. Ang lahat ng ito ay evangelism. Nagpasya ang Diyos na ibahagi ang evangelyo hindi sa pamamagitan ng mga anghel, kundi sa pamamagitan ng mga mananampalataya, simbahan, dahil hindi niligtas ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na maniwala sa pamamagitan ng takot, ngunit sa pamamagitan ng pag-ibig. So God did evangelize people. You must believe, no. God gives a chance, gently. Do you want to believe in me? Do you want to believe? Gently, God proposes this suggestion, yes. In love. Then, through whom? If God is using angel too, when you hear, oh, don't turn, I'm God. Come to Light of Life Church. Accept Jesus. Just, 도덕법아, 난 in this way. But God called the church members. Through them, gospel is shared. That's the meaning for it. Kung isa pamagitan ng pag-ibig, ang huling linggo, the last week, huling linggo ng Hunyo ay ang ikatlong araw ng evangelism. Nakahanap man tayo ng taong invitation o hindi, ipagdasal natin ito ang mag-isa sa mga activity tulad ng mga kanta, sayawan, pagluluto ng pagkain o possibly drama. Iba pa. So this is important. Ang Espiritu ang simula at wakas ng evangelism at kung ano ang ginagawa natin ay para magamit kanyang plano. Hallelujah! Si Cornelio at ang kanyang pamilya ay nakinig sa mensahe ni Pedro na naniwala dito. Nabinyagan, baptista at naligtas. Walang ibang pangalan para sa kaligtasan kundi si Jesus lamang. At sa 4:12, salvation is found in no one else. There's no other name under heaven given to men by which we must be saved. Only from Jesus we are saved. Hallelujah. Amen. Ang buhay na walang hanggang ay hindi kahulugan. Buhay na walang hanggang lamang. Kahulugan ito ng pamumuhay kasama ng Diyos sa ilalim ng kanyang perfectong pag-ibig, kabutihan at kapangyarihan. And now we believe in Jesus to have eternal life. Eternal life is not you know, endless life only. If your life is really painful, you okay for, you just continue to do that life. Alright. When we come to God, that is eternal life of God. When we live together with God in personal relationship, that is eternal life. As long as we come to God, we are under His power, perfect love, and peace. That is eternal life for Him. Ngayon ay magpasalamat tayo sa Diyos na nabigat sa atin ng pananampalataya kay Jesus at naging mga saksi ni Kristo sa pamamagitan ng ating pamumuhay
na sinunod ni Jesus at ang pakilos ng evangelism. Hallelujah! Amen. So, we share the gospel through our lifestyle, which follows the teaching, the life of Jesus, and also, you know, sharing the gospel, the love, and prayer, giving chance to listen to the words of God. Cindy, please come to the front. Let's pray together. Pray, Father, there's no other, no more precious gift than eternal life. And the gospel is shared through only Christians. We, light of life church. Lord, when we see people around who do not know Jesus properly, please move our hearts that we may have a compassion on them and share the gospel. In Jesus' name, we pray. Amen. Let's sing together.